Magandang umaga mga kapatid. Welcome once again to our daily morning devotion. So today is already a Wednesday na naman, and I hope and pray na lahat po tayo ay patuloy na nandun yung kagalakan at kapayapaan sa ating puso habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So before we start, let's pray. Heavenly Father, we worship and glorify your most holy name. Be exalted and be magnified forever. We thank you for this beautiful morning that you open our eyes once again to see the beauty of your creation and to learn new things through this daily devotion. We humbly ask for your Holy Spirit's guidance and help for us to understand your word of truth that gives direction in every day of our journey here on earth. We believe by faith that you will do great and mighty things as we trust in your ways for your honor and glory. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, alam niyo na ba yung kwento na about the donkey, yung old donkey? Ang story po noon is ang isang donkey, dahil napaka tanda na, ang kanyang naging amo o ang kanyang tagapag-alaga ng donkey na ito ay tinapon sa pinakamalalim na balon. So imagine that scenario, na ang sa ilalim ng balon, yung empty na balon, yung walang laman na tubig, doon niya tinapon yung donkey dahil hindi na siya napakinabangan, na matanda na, tinapon siya. So, doon sa napakalalim na balon na yon, ginawa din basurahan. So, lahat ng basura, lahat ng mga klase ng mga marurumi, tinatambak at tinatapon din doon. So, nandun din yung donkey. Habang nandun yung donkey sa loob ng balon na yon, lahat ng basura na tinatapon sa kanya, ginawa niyang patungan. Habang dumadami yung basura, tumataas lagi siya, tumataas hanggang to the point na yung mga basura na yun ay nagsilbing tuntungan niya para makaalis doon sa balon na yun. So dito, ano yung moral story na makikita natin dito? Minsan sa buhay natin, napakarami nating mga pagsubok, sa trials, minsan nasa balon tayo ng kadiliman, balon ng tinatapunan ng mga persecutions, kahirapan, yung mga betrayals, lahat ng basura, minsan binabato sa atin. Pero, dahil doon sa ginawa ng donkey na yun, ginawa niyang tungtungan yun, sana naman lahat din tayo na nagkakaroon ng mga persecutions, lahat ng may mga tinatapon sa atin na mga hindi ka nais-nais, lahat na kumbaga tawagin natin basura sa lipunan, yung mga ganun, gawin natin itong stepping stone for us na makaahon doon sa balon o sa kadiliman o sa persecution, sa lahat ng kahirapan na yon. So, ang ating scripture for today ay nakaka-relate din po yun. Our scripture for today is found on Book of James chapter 1 verse 2-8. Sinabi dito, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with a divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do."
So dito makikita natin na ang nung sinulat ito ni James ay sinulat niya ito sa mga Christian Jews which are being persecuted nung time na yon. At dito makikita natin how to find joy in trials. Sa nabasa nating scripture kanina, sinabi ni James dito, paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa dami ng pagsubok o sa gitna ng kahirapan or difficulties sa ating buhay. So una, binanggit dito ni James, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you encounter trials in your life, because this is an opportunity for great joy. So ang tinatawag dito is, ang joy na yun is, ito yung sinasabi nilang inner joy o yung joy na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil iba naman yung happiness, iba naman yung joy. Ang happiness is pansamantala lang yun, temporary lang, mamaya wala na. But this joy na tinutukoy ni James dito sa verse na ito is yung eternal joy na in the midst of trials, in the midst of challenges, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pagsubok, nandun yung joy sa puso natin. Ito yung masasabi natin na godly joy or inner joy na nagmumula sa banal na spirito. So natatandaan natin doon sa isa sa fruit of the Holy Spirit na makikita sa Galatians 5:20-23 is love, joy, and peace. So, nandun yung fruit of the Holy Spirit is, isa doon is yung kagalakan. So, ito ay isang bunga ng banal na spirito sa ating buhay. So, the moment that we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior at nagkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya, malalim na pagkakilala sa Kanya, lahat tayo ay dumadanas yung sinasabi na testing of our faith. Ito yung pagsubok, sinusubok tayo ng Panginoon kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at sa lahat ng mga pangako niya sa buhay. So, if we have the trials and challenges in our lives, let's consider it as a pure joy. Kasi it develops, pangalawa, it develops not only our faith, it develops also our character to endure. Meaning, makakaroon tayo ng yung kalakasan na nagbumula sa Panginoon at ito ay magbibigay sa atin ng yung pagmumold o kaya yung huhubugin ng Panginoon ang ating character to be more patient and to endure yung pagtitiis at nandun yung habang nagtitiis ka, mandun yung kagalakan sa puso mo na behind those trials, behind those pains, behind those sufferings, alam mo na ang Panginoon ay nandyan lang sa iyo. He is always there for you. He will never leave you. He will never forsake you. Hindi kanya iwanan, hindi kanya bababayaan. Kasi ito yung nagsisilbing, kumbaga, strength natin na patuloy tayo na kumakapit sa mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. And then, pangalawa, sabi dito, sa verse 5, sabi niya, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So if we ask that godly wisdom from the Lord, bibigyan niya tayo yun ng karunungan at kaalaman kung paano natin i-handle or i-manage ang mga trials or problema na dumarating sa ating buhay. At siyempre, meron din klase ng wisdom. Ito yung wisdom, yung earthly wisdom and godly wisdom. So, what we ask here is godly wisdom. Ito yung karunungan na nagmumula sa Panginoon na ito ay magsisilbing itong gabay, tulong para sa atin, para lalo tayong maging masigasig at lalo natin pagtagumpayan ang problema yon. Dahil alam natin na if we really seek God in our lives and that we are seeking His guidance, His strength sa buhay natin, mapapagtagumpayan natin sa ating buhay dahil alam natin
na ang Panginoong karunungan at kaalaman ng Panginoon ang siyang gumagabay at tumutulong sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kagaya yung story kanina, 'di ba? Yung donkey. Nagkaroon siya ng wisdom. Paano niya ginamit yung wisdom niya doon? Yun yung ginawa niyang tungtungan lahat ng tinatapon sa kanya ng mga basura. Ginawa niyang tungtungan habang tinataponan sila ng basura, inaapakan niya hanggang siya nandun na siya sa taas ng ng balon, and then nakatakas na siya or nakalabas na siya doon. So ganun din po tayo, gawin nating tungtungan lahat ng trials na yan. Kumbaga, stepping stone for us to move on forward and to make our faith and our spiritual life to grow deeper with the love of God, deeper with the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, yun po, God is always there for us. Kinakailangan niya, if we seek Him, if we ask His knowledge and wisdom to be a part of us. And at the same time, huwag nating hayaan ng ating pananampalataya ay mag-wave. Dahil sinabi dito, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with a divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. So, ang gusto rin pangatlo na gustong sabihin ng Panginoon dito, how to live joyfully in the midst of trials, is let our faith be stable. Or, nandun lagi yung faith natin, huwag nating hayaan na mahahaluan ito ng doubts, mahahaluan ito ng pagdududa. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang mga tao na maging unstable ang kanilang faith, yung paiba-iba, o kaya nanghihina na sila, wala na silang, kumbaga, natatalo na yung faith nila doon sa fear nila, sa worldly fear nila, sa kanilang problema. So, kailangan natin, if we really ask God's wisdom in our lives, bantayan natin ang faith natin. Huwag nating hayaan na nakawin ang kaaway ang ating kagalakan. Huwag nating hayaan na nakawin ang kaaway ang ating kapayapaan. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay nakawin lahat ng mga tinanim ng banal na Espiritu sa ating buhay. At ano mga yon? Yun yung mga fruit of the Holy Spirit: love, joy, peace, goodness, faithfulness, kindness, patience, and persistence, and self-control. Kasi minsan, kapag nawala na yun sa buhay natin, malamang ang faith natin ay parang wave, parang alon na lang ng dagat. Iyon yung kinumpare ni James doon sa faith natin na nagwi-wave, parang alon, pababa, pataas, pababa, pataas. Ang gusto ng Lord, let our faith be strong enough. Let's stand firm. Let's not compromise our faith. Kasi once that we are being connected, we have this strong foundation with the Word of God, and most especially if we have this knowledge and wisdom of our Lord Jesus Christ in our lives, malalagpasan natin lahat ng problema sa ating buhay. And there's a Bible character also that I really admire most of his life, and that was Joseph. Pagbasahin natin ang story ni Joseph, makikita natin doon na talagang he was being betrayed from his family, he was being rejected, he was being sold, he was being a slave of the Potiphar, he was being in prison. Imagine yung journey of life niya, purong-puno siya ng trials, pains, sufferings. Pero tignan po natin, at the end, di po ba, he was being promoted to the point na nakulong siya, and then sinabi nga, from trials to triumph, from pit to palace. And then di po ba, nung nando na siya sa preso, God is with him, at talagang may purpose si God para sa kanya, dahil nung
naghahanap sila someone who will interpret the dreams of the Pharaoh, di ba? Siya yung sinabihan na marunong siya mag-interpret ng dreams. But then, hindi niya in-acknowledge na sa kanyang sariling karunungan, kundi he acknowledged that only God can interpret dreams. So, doon siya in-acknowledge niya talaga na everything that he has, everything that he have, galing lahat sa Panginoon. So, yung faith niya hindi na-compromise nung time na he was being tempted by Potiphar's wife, di ba? Talagang tumakbo siya. Tinakbuhan niya yung temptation. At doon nga siya, he was being accused. He was falsely accused. Kaya napunta sa preso. So, imagine that. From prison to high position, ginawa siyang pangalawang rangko sa Pharaoh na siya ang tagapamahala sa buong Ehipto, kayamanan ng buong Ehipto. So, imagine that, mga kapatid, i-try natin, try to put our shoes also to the shoes of lahat ng mga tao na nakapagtagumpayan niya. So, marami sa Bible. Some of them is Job, the story of Job, si Joseph, si Paul, di po ba? So, huwag nating hayaan, mga kapatid, if trials come, if problems comes, let the joy of the Lord be our strength. Dahil hindi tayo iwanan o pababayaan ng Panginoon. So, yun lang po. Dahil sinabi dito sa Matthew 24 verse 30, Jesus said, "But he who endures to the end shall be saved." At sinabi rin po dito sa James, yung binasa natin na chapter 1 verse 12, dito sinabi, "God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." So, gaano natin kamahal ang Panginoon, kapatid? Do we consider our trials, our pains, our suffering as a great joy? Dahil dito natin mararanasan na ang Panginoon, He is always there for us. If God is with us, who can be against us? So, behind the trials, isipin natin na there's a blessing coming in that trials, dahil everything that is happening in our lives, there is a divine purpose of God in our lives. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, may magandang plano sila ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po, and I hope and pray na magsilbing itong kalakasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kagaya ng mga nanay na kagaya ko, at alam ko na minsan sa buhay natin, hindi natin maiwasan na mag-isip, hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng mga different trials and pains, but take heart, mga kapatid. God is good all the time. So let's pray. Heavenly Father, we bless your name. We continue to worship you in spirit and in truth. We thank you, Father, for your word of truth that gives us hope, life, strength, and direction in every day of our lives. At ngayon, Panginoon, dalangin ko ang aking mga kapatid na nakikinig sa devotion na to, regardless of their problems, regardless of their situation and challenges. I pray, God, that you will continue to strengthen our faith, that we continue, God, to hold on to your promises, oh God, that even in the midst of trials, there is joy in our hearts, dahil alam po namin na ang kagalakan namin, ang kapayapaan namin ay nagmumula lamang sa iyo. Continue to empower us with your Holy Spirit, as the fruit of the Holy Spirit will be ingrained in every fiber of our being, and we will live according to your will and plans in our lives. We thank you for your love, your mercy, and grace that sustain us every day. To you alone we give our highest praise, highest honor, highest thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So thank you, mga kapatid. Have a blessed day, and hope to see you again also in our 8 o'clock habit this evening. Thank you, and God bless. We love you with the love of the Lord.